Si Kawhi Leonard hindi pa nakiklear sa scrimmages. Hindi pa rin alam kung makakapaglaro agad siya sa Clippers. Less than 20 days na lang opening day na ng regular season. Sinabi rin ni Kawhi na yung Clippers pinaprioritize yung health status niya. Parang ginawang ospital yung team. Napapansin ko lang din, wala lang habit lang ng pagiging quality assurance. Kapag nakikitang humingiti or tumatawa si Kawhi, kasunod nun meron tinatagong injury. Aminado din si Kawhi na hindi niya natatapos ang playoffs. Huling beses na tinapos niya yung postseason sa Clippers 2020 pa, unang taon niya sa team, at lagi siyang nawawala after noon. Hindi talaga uubra na maglaro si Kawhi ng walang load management. Maglalaro lang di umano si Kawhi sa mga important moments. Si James Harden naman, kaya nagstay sa Clippers, sinabi niyang gustong mag-retire at home siya dito. Walang balak umalis si James Harden at in-emphasize niyang hindi pa siya nakakamintes ng playoff sa kanyang buong karir. Kaya kailangan niyang buhatin yung Clippers ng walang Kawhi. May mga kumalat pang picture na si James Harden, malaki ang ibinaba ng timbang. Pero galing kasi yun sa NBA Central, parody page. Kapag galing si James Harden sa offseason, nagiging out of shape siya. Noong 2022-23 season, yun lang ang binanggit ni Harden na malaki talaga yung binaba ng timbang niya. Nasa 100 pounds yung tinapyas. Last year, nasa 225 pounds si Harden na after naman ng media day ngayong 2024, listed siyang 220. Maintaining weight yun para sa kanya. May konting pagkakaiba din yung katawan niya last season at ngayong 2024. Based din sa mga fans yun na napansin nila. Aminado si Harden na bubuhatin niya yung Clippers papasok ng playoffs. Kung babalik man si Kawhi later part na ng season kapag kailangan na talaga siya at kailangan munang maging healthy player ni Kawhi bago sumabak ulit. Sinabi pa ni Harden na pwedeng bumalik talaga si Kawhi kung kailan niya gusto. Dalang reported kasi doon, expected maglalaro si Kawhi by opening week ng Clippers, pero hindi pa sigurado yun. Magiging problema kasi sa Clippers kung walang Kawhi dahil ang susunod na leading scorer behind Harden ay si Norman Powell, nasa almost 14 points per game, off the bench player pa. Kung may kailangan mag-step up si Terrence Mann, kakapirma pa lang ng kontrata. Sa first 10 games pa ng Clippers, 6 out of 10 ang mga teams na makakalaban nila na contender pa na pang playoffs. Kapag dumating yung November, mas matinding schedule pa ang makakaharap ng Clippers noon. Suns at Denver ang unang dalawang teams na makakatapat agad ng Clippers. Maraming question kung paano i-handle ni Redick bilang coach yung Lakers, kung maganda ba or learning experience. Sinabi naman dun sa report ng Lakers Nation, nasa all-time high ang vibes ng Lakers ngayon sa training camp. Merong isang positive side sa Lakers ngayon na nandun si Redick. Kaya niyang birahin yung mga narrative na binibigay ng media. Nakalimutan ata yun ng isang reporter na meron training si Redick na ito yung kaya niya makipagsagutan kay Stephen A. Smith sa live TV at makuha yung side ng ibang mga fans. Sa ngayon, wala sa side niya yung ibang mga fans bilang coach. Pero sa Lakers, lagi silang nasa side na kahit anong gawin ng mga players, may nilalabas na negative na narrative. Nagbigay ng sample si Redick kung paano niya i-handle yung isa sa pinaka-critical part ng team. Ito yung nakipagsagutan si Redick sa isang reporter about sa tanong na kung ano ang expected niya kay Rui Hachimura, kung madadala niya ba sa next step at maging integral part ng offense. Ang sinagot doon ni Redick, ano ba sa palagay niya ang dapat gawin ni Hachimura dahil siya ang nagbigay ng narrative na yon. Based pa kay JJ Redick, wala siyang pakialam kung ano man ang next step para kay Hachimura, ang pakialam lang niya kung ano ang magiging impact niya sa team dahil ito yung next step niya. Parang nakipag-rap battle si Redick sa isang reporter dahil at least may tagapagtanggol na yung mga players na nasa bad side ng narrative na laging binabato sa kanila sa regular season.